Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy ng ating sinimulan bilang pag-aalaala po sa Reformation Day. Alam po naman ng marami na ang buwan ng Oktubre ay kinikilala po na Reformation Month. At sa katapusan po ng linggo, sa last Sunday ng October, ay ang celebration po ng Reformation Week. At natalakay ko na po nung unang nakaraang linggo, ang tungkol sa Sola Scriptura na kung saan ay isa sa mahalagang pundasyon ng Reformed Faith na kung saan ay binigyan ng malalim na pagpapahalaga ng unang mga reformers ang pagbabalik ng simbahan sa salita ng Diyos bilang pinakamakapangyarihang otoridad or the final authority when it comes to faith. Sa umaga pong ito, bilang part 2 ng ating paggunita sa Reformation Month, ang atin naman tatalakayin ay ang isa sa mga solas, again, ang sola gratia o sola gratia. Ito po ay natalakay na ng ilang pagkakataon dito sa Tinig ng Pag-asa, pero gumagawa nga po tayo ng series natin tungkol sa Reformation Month, kaya ito po ay ating muling pagbabalik-aralan. So ito pong sola gratia is simply acknowledging that the Bible teaches that the totality of our salvation is a gift or a grace from God. Ulitin ko po, ipinakikita po ng katagang Latin na sola gratia ang pagkilala na sa Biblia ay ipinakikita explicitly and implicitly that salvation is a gift. It is a grace from God. Ang talata po na ating pagtutuunan ng pansin ay ang Epeso chapter 2, 8 and 9 kung saan malinaw na sinabi ni Apostol Pablo, "For it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast." Ang talatang ito ay nag-acknowledge na ang kaligtasan from the wrath of God is based on God's grace and mercy and not on anything good in us. Kung babasahin lang po naman natin ang talatang yan, malino naman po eh. Biyaya ang kaligtasan, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at maging ang pananampalatayang ito'y hindi atin, kaloob ito ng Diyos, hindi bunga ng anumang mabuting gawa upang wala tayong ipagmalaki. One reason so many people want and or many people in religion want to reject this important doctrine is that they do not want to accept what the Bible clearly teaches about the basic condition of human nature since the fall of Adam. Yung mga pagtuturo po na ang tao ay hindi naman totally nawala ng kakayahan, yung tao ay hindi naman totally enabled or hindi totally depraved o hindi naman nahawa ng kasalanan mula kay Adan, ang nagiging pangunahing mga contradictory or contrast sa turo ng sola gratia. The Bible says that human are totally depraved. Jeremiah chapter 17 verse 9, it is clearly stated that the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? That is the condition of human heart. The human heart is the seat of emotion and where most of the time, if not all the time, our decision making come from. Ito po yung nagdidikta kung ano yung mga gagawin at ito yung mga bagay na nagtutulak sa atin sa ating mga pagpapasya. Kung ang puso ay mabadaya, kung ang puso ay beyond cure, kung ang puso ay hindi nauunawaan, paano ito mareresolbahan? Iyan ang kalagayan ng puso ng tao. Sa Romans chapter 3 verse 10, ang linaw ng sinasabi, nakasulat, nasusulat, this is a quotation
of the Apostle Paul from the Old Testament Scripture pertaining to the reality that there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, and there is no one who seeks God. Malinaw na malinaw, wala namang humahanap sa Diyos. Eh kung walang humahanap sa Diyos, wala kasing matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa. Eh papaano ngayon ang kalagayan ng tao? Talaga hong biyaya lang, grasya lang ng Diyos kung ang taong nasa ganitong kalagayan ay pagkakalooban ng Diyos ng kaligtasan. Human, rather than acknowledging our total helplessness and hopelessness apart from the grace of God, most of us, most human being, most people want to believe that they have a role to play in their salvation. Parang hardin lang ng Eden yan eh. Parang hardin lang ng Eden na nung nagkasala ang unang tao sa Diyos, in order to cover up for their nakedness at mapagtakpan yung kanilang ginawang kasalanan upang sila ay makaharap muli sa Diyos sa kanilang pag-aakala na makokobera ng kanilang karumihan, gumawa sila ng pantakip sa kanilang nakedness, sa kanilang hubad na katawan. Subalit batid naman ng tao na hindi sila makakatago sa Diyos. Kaya noong naramdaman ng unang tao na palapit na ang Diyos, they hide from the bushes. For they know that they cannot hide, they cannot do anything to cover themselves. At ito po mga kapatid, hindi lang doon sa aspeto ng paglalantad ng kasalanan, kundi doon sa aspetong muli ay maduktong ang nawasak na ugnayan because of sin. But human, in their own effort, will try anything, everything they can. But the Bible says in Romans 3:23, "For all have sinned and come short to the glory of God." Yun po yun. Hindi ko na lang nailagay yung verse 23 ng Romans chapter 3. We all come short. Lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. The Bible is clear that we cannot earn God's favor through our own merit. It is solely by His grace. Kagaya po nung hardin ng Eden kung saan ang unang tao ay gumawa ng pantakip sa kanilang kahubaran, pero ang bagay na ito'y tinanggal ng Diyos at pinalitan ng Diyos ng bagong kasuotan. A clothing made from the skin of an animal. And that is an epitome, a foreshadowing of what God will do in the future sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo. If you are familiar with the word atonement, at ito po yung tinatalakay namin sa Theological Forum, kahapon po natalakay din ang bagay na ito, yung vicarious atonement na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, alam nyo na more or less yung mga bagay na aking binabanggit at aking sinasabi. Itong dalawang talatang aking pinoint out sa inyo, yung Jeremiah and the book of Romans, these verses are expanding, and we can read through this that human are unable to redeem himself. Walang kakayahan na manumbalik sa Diyos. Kaya kung titingnan natin, ang biyaya ay pwedeng i-define sa ganito. God's favor toward the unworthy or God's benevolence on the undeserving. Yan po yung grace. At yung Ephesians chapter 2 teaches that we are saved by grace. It's nothing we have done, but rather it is a gift. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus. So, napakaraming mga talata na nagpapakita sa banal na kasulatan na ang Diyos at ang Kanyang pagliligtas ay biyaya. Sola gratia. Wala nang pwedeng idagdag sapagkat kompleto ang ginawang pagliligtas ng Diyos.
Someone has suggested the following helpful acrostic na katulad nito. Grace daw ang ibig sabihin ay God's riches at Christ's expense or account. Ito po, God's riches at Christ's expense. Yan po ang ibig sabihin ng grace daw sa acrostic. Maganda nga naman tingnan na ang biyaya ay ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating Panginoong Hesukristo. Meron daw pong tinatawag na five facets of gift. Pag-usapan natin yung gift as grace, no po? Merong five facets of gift. Number one, yung daw gift is much different from a loan. Pag ikaw, halimbawa, pumunta ka sa bilihan ng kotse, tapos ay nag-i-interest kang magkaroon ng isang bagong kotse. Pagpunta mo ron, ipapakita sa iyo ang lahat ng available na kotse na pwede mong kunin at ipapakita rin sa iyo ang mga options papaano mo ito babayaran. Kasama interest rate, kasama ang lahat, yung mga terms at conditions papaano mo babayaran. Pero halimbawa, pagpunta mo ron, ibinigay sa iyo ang susi at sinabi sa iyong sakyan mo ang kotseng yan at yung kotseng yan ay iyon na, eh wala ka ng problema doon. Ano tawag doon? Eh di ba, sasabihin mo na lang na salamat, thank you, at blessing. Di po? Dahil napasa iyo yung kotseng yun na hindi mo na kailangang bayaran. So hindi yung loan na kung saan maiuwi mo nga yung kotse, pero later on, kailangan mo itong hulugan on a bi-weekly or a monthly basis. Pero ang biyaya, hindi ganon. Hindi siya loan, kung hindi ito ay gift. A gift is much different from a loan, which requires repayment or return by the recipient. Kung ang kaligtasan ay hindi biyaya at ito'y iniloan sa atin, ang mangyayari, ang kaligtasang ito'y pwedeng bawiin. Tama, kasi loan eh. Pag pumalya ka sa pagbabayad, babatakin. Kasi loan eh. Pag ikaw ay sumablay at hindi na nakasundo nung nagpa-loan sa'yo, pwede niyang baguhin ang term ng loan. Minsan eh, pwedeng nakalagay sa kontrata, after na pumalya ka ng dalawang pagkakataon, pwede niyang i-increase yung amount ng interest rate. So may mga ganong klase kasi loan. Pero ang kaligtasan ay hindi loan. Ang kaligtasan ay biyaya. Ito'y kaloob na kung saan hindi nakabase doon sa ginagawa noong pinagkalooban kung babawiin o hindi yung ipinagkaloob na biyaya. The fact that grace is a gift means that nothing is owed in return. Minsan, ito po yung dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya hindi makapamuhay ng Kristiyanong payapang buhay, na hindi makapamuhay ng Kristiyanong masayang buhay na may kagalakan, na may kapayapaan. Dahil laging nandun yung pag-aalala na ang buhay ay mapahamak at mauwi sa kapahamakan dahil mali ang kanilang pananaw tungkol sa kaligtasan. Lalo na yung nagtuturo na anytime ang kaligtasang ito ay pwedeng mawala. Kaya ganoon na lang ang takot ng iba eh. Natatakot silang sumablay sa pagsisimba, baka dumating ang Panginoon, wala sila sa simbahan, eh hindi sila mapapunta sa langit at sa impyerno sila mapunta. Yung iba takot na hindi magbigay ng kanilang ikapo dahil pag hindi sila nagbigay baka mawala ang kaligtasan. Yung iba takot sa kasalanan dahil baka sila'y mawala na sa kaligtasan. Hindi ganon. Ang namumuhay sa biyaya at namumuhay sa biyaya ng Diyos ay hindi mamumuhay sa pagkatakot sapagkat naniniwala tayo na ang kaloob na kaligtasan ay hindi na babawiin sapagkat ito'y hindi naman loan. Now, Pastor Ruel, kaya nga inaabuso ng iba eh. Yung iba naniniwala na dahil ligtas sila, kahit ano pwede nilang gawin. Mali naman po yon. Mali ang pagkaintindi at mali ang pagkaunawa
sa tinatawag na sanctification. Kasi po, kung talagang tayo po ay binigyan ng biyaya ng kaligtasan, ibig sabihin nun, binago ng Diyos ang corrupt na kalagayan ng puso ng tao, yun ang nagtataglay ng kaligtasan, magkakaroon ng totoong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at magkakaroon po ng isang pagbabagong buhay na eventually itutulak tayo ng Espiritu ng Diyos na nasa atin patungo sa ating paglago sa buhay Kristiyano. Doon mo malalaman, biyaya ng Diyos ang lahat. Hindi lang sa aspeto ng kaligtasan, kundi ang pamumuhay na may kabanalan. Biyaya rin ito ng Diyos. Pangalawa, another facet of a gift, there is no cost to the person who receives a gift. Ginamit na rin lang natin halimbawa kanina yung kotse. So, dahil ito'y gift, dahil ito'y kaloob sa'yo, iaabot na lang sa'yo ang certificate o yung proof of ownership, maaaring deed of sale at yung susi ng kotse at iuuwi mo na ito. Wala kang babayaran. Alam niya, isa rin kagalakan na po yung nakarating kami dito sa Canada. Dito po sa Canada, mayroon pong isang bagay na talagang highly appreciated ko, yung tinatawag na healthcare system. Opo, may mga kahinaan kasi po talagang ang haba ng pila dahil nga po lahat ay walang bayad. Yung healthcare system dito po ng Canada ay free. Pagpasok mo ng hospital, kahit anong treatment ang ginawa sa iyo. Kahit nga po simpleng karamdaman patungo doon sa pinakamalala. Most of the time ang kinatatakutan natin yung mga cancer treatment, yung heart surgery, yung mga kidney transplant, or kung ano paman. Lahat ng yun, pagkatapos ng surgery, bibigyan ka ng panahon ng recovery, pagkatapos sasabihin sa iyo ng doktor o ng nurses, pwede na po kayong umuwi. Ako po ay minsan lamang nakapasok sa hospital dito, or twice. Yung una, wala naman pong ginawa sa akin kundi sleep test lang. Pinatulog lang po ako sa ospital para lang po i-check yung akin pong sleep apnea. So magdamag po iyon. Usually, yun yung first time na pumasok ako sa ospital. Paglabas ko po, sabi sa akin, get your things and you can go home now. Diba sa Pilipinas, pag ikaw ay i-discharge, hindi ka makakalabas. Kailangan pumunta ka sa accounting department, magbayad. Bago ka makalabas, papakita mo sa gwardiya lahat ng mga resibo at iyong binayaran. Dito po wala nun. Napakaganda po. Yung recipient po nung grace, ng biyaya, wala kang cost no po, na babayaran. A gift is free to the recipient, although it is not free to the giver. Kasi po yung nagkaloob, siya pong nagbayad nun. At magiging walang kabuluhan ang pagbabayad o yung biyaya kung hindi ito binayaran. We know that the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At para mabayaran po ang kasalanan, kailangan may mamatay. Kailangan may magbubu ng dugo. And bakit nga po ba dugo ang laging ginagamit bilang kabayaran? Because blood is life. It is the source of life. Kaya para mapatunayan na ang pagbabayad sa kasalanan ay buhay, dugo ang pinagmumula ng buhay, dugo ang kailangang mabuhos. Hindi po napaka-morbid ng bagay na ito, but this is a reality. Kaya even in the Old Testament, may buhos ng dugo, may pagkatay ng hayop. Sa paghahandog sa templo, sa pamamagitan ng high priest, dugo ang siyang iniaalay. But those are ceremonial part of the law na nagkaroon na ng fulfillment sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng aklat ng Hebreo, yung mga priest pumapasok sa tabernakulo naghahandog para sa kasalanan na pansamantala at hindi naman talagang nagtatanggal ng kasalanan. Pero ang high priest na ito, which is in reference to Jesus Christ,
Once lang pumasok sa tabernakulo, siya ang priest and at the same time, siya rin ang offering. Perfect priest and perfect offering, ibinuhos ang kanyang dugo at ito po ay libre na ipinagkaloob. Subalit ang naging kabayaran in his expense is quite expensive, quite precious because it is life. Amen? So isa po yan. Ano po? Another facets of gift. A gift is free to the recipient, but it is precious on the part of those of someone who paid for the gift. Pang-apat or pangatlo, once a gift has been given, ownership of the gift has been transferred, and it is now ours to keep. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, work out your salvation with fear and trembling. Ano po ibig sabihin nito? Bagamat biyaya ito na walang bayad na ating tinanggap, huwag nating kalimutan na ang kaligtasang ating tinanggap ay may kasamang responsibilidad. Pag-usapan natin saglit ang sanctification. Alam niyo po, meron pong tinatawag na positional sanctification. May dalawang klase po yan eh. Yung pong tinatawag na definitive o yung tinatawag na positional sanctification. When Jesus died on the cross, at the moment He justified us from our sin, at the same time, ginawa po tayong matuwid sa harapan ng Ama. Sa pamamagitan po noong tinatawag na vicarious atonement ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nangyari yung tinatawag na the great exchange, kung saan yung ating kasalanan ipinasan kay Jesus at ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging walang kasalanan, inimpute. Ano ba ibig sabihin nun? Inilagay sa atin. Ibinigay sa atin ang kanyang pagiging matuwid. Natatandaan niyo po ba sa Matthew 19 kung saan may isang mayaman na lumapit sa Panginoon na tinawag niya si Jesus na mabuting guro. Ang sabi ni Jesus sa kanya, there is no one good except the Lord, except God. Walang mabuti kundi ang Diyos. But Jesus acknowledged na yung lalaking yung tinawag siyang good, wala naman talagang good. Romans chapter 3 verse 10. No one is good, no one is righteous. So ibig pong sabihin, isa lang ang good. Ang good ay Diyos. At sa pagkakataong yon, yung goodness, yung righteousness, yung holiness ng Diyos na ito, ng anak ng Diyos na ito doon sa krus ng Kalbaryo ay ibinigay doon sa kanyang mga piniling anak. At yung mga sumampalataya, binigyan niya ng positional sanctification, definitive sanctification. Matuwid na. Kaya, pag ikaw Kristiyano, nakikinig ka sa akin ngayon, Kristiyano ka, tinanong ka, ligtas ka na ba? Minsan hirap na hirap tayong sumagot na tayo ligtas na. Minsan nag-aalinlangan pa, pag pinataas ng kamay, sino sa inyo ang nakakasigurong sa langit pupunta, eh nag-aatubili tayo. Bakit? Kasi ang iniisip natin, we need to be righteous in the eyes of God in order to raise our hands confidently. Eh, iniisip natin, kanina lang, nagkasala ako eh, kanina lang, nakagawa ako ng hindi maganda, nakapagsalita ako ng hindi tama. Kung yun ang basihan, mga kapatid, ng ating magiging salvation, ng ating magiging passes towards heaven, lahat po tayo pupunta sa impyerno. Pero hindi. Ang basis po ng ating salvation is the free gift of God. When Jesus died on the cross, He not only justified us from our sin, He made us righteous. He made us righteous. Kaya pag tinignan tayo ng Ama, hindi na yung ating kasalanan ang makikita kung hindi yung righteousness ni Christ. At ang tanong, righteous na ba tayo? Yes! That is definitive. That is positional. Kapag sinabing positional, mababago ba yung position na yun? Pwede bang righteous ka ngayon? Mamaya, hindi ka na righteous. Kaya pag ini-address ni Paul ng mga apostol, ang mga kapatiran sa mga iglesia, tinatawag nila itong holy saints.
Amen? Sa kamatayan ni Jesus, we became righteous in the eyes of God. Now, there is also what we called the progressive sanctification. Again, dito makikita po natin, natalaki ko na rin po ito, dalawang klase ang sanctification. Yung definitive and positional, pagkamatay ni Jesus, lahat ng nanampalataya sa Kanya, lahat ng naborn again, ay mabibigyan ng kapatawaran ng kasalanan at doon sa oras na yon, they will be sanctified. Fully sanctified. At kapag namatay yung sa oras na yon, praise the Lord, langit yon. Ganun kasimple. Katulad yon, noong nakapako sa krus na kasama ni Kristo, na noong oras na yon, ay nakatanggap ng regenerating work of the Holy Spirit na justified right there and then, at doon din sinabihan ni Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon, kung yun ba'y hindi matuwid at hindi ba ginawang matuwid, makakarating ba yun sa paraiso? Kaya mga kapatid, kung ika'y kukunin na ni Lord, huwag kang mag-atubili. Sigurado na ikaw, dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus, ay pinatawad sa kasalanan at ikaw ay ginawang matuwid. Pero kapag hindi pa naman tayo mamamatay, ibig sabihin, magpapatuloy pa tayo sa buhay, ano po ang mangyayari? Ito na po yung tinatawag na ikalawang parte o yung another form of sanctification, yung pong tinatawag na progressive. Opo, matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Pero hindi palibasa matuwid na tayo sa harapan ng Diyos, ay matured na tayo. Tama po ba mga kapatid? Meron pong tinatawag na mga baby. Yan, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo mapakain ng karne kasi hindi nyo to kaya. Magpahanga ngayon, ang kaya nyo lang ay, gatas. Kaya, kailangan lumago ang isang sanggol sa kanyang pananampalataya. Kailangan magbunga yung espiritong nasa atin. Tinalakayan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na yung espiritong nasa atin ay namumunga at yung tinatawag na fruit of the Spirit. Iba-iba yun, dami, no? Yung mga pag-ibig, kagalakan, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. So those are gift of the Spirit. At yun, hindi lahat ng mananampalataya agad kinakikitaan ng pagtitimpi, ng pagpipigil, ng kahinahunan, ng kabutihan, ng kaamuan. Itong mga to, mga kapatid, ay tinatrabaho. Kaya po yung progressive sanctification, ang tawag po natin doon ay synergistic. Opo, ulitin ko para maging malinaw. Positionally, meron pong tinatawag na definitive sanctification. At the moment of our faith in Christ, tayo ma-justify, bibigyan tayo ng tinatawag na kabanalan. At yung kabanalan na yon, yung righteousness na yon, yun yung righteousness ni Christ. Kasi kung sa ating sarili, wala tayong righteousness, wala tayong kabanalan sa ating mga sarili. At kapag ibinigay na yon, na po, monergistic yon, ibig sabihin nun, ang may gawa nun, Diyos, biyaya yon. The definitive or positional sanctification, Diyos ang may gawa. Pero yung progressive sanctification, hindi pa naman tayo katulad nung nakapako sa krus na kinuha agad, hanggat nandito tayo sa mundong ito, mamumuhay tayo sa kabanalan, we should work our salvation with fear and trembling. We should work out. Ibig sabihin, patuloy tayong mamumuhay na may kabanalan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na taglayin natin ang kapuspusan ng ating pananampalataya. Amen? So, once a gift has been given, ownership of the gift has been transferred, and it is now ours to keep. Pangapat, in the giving of a gift, the giver voluntarily forfeits something he owns, willingly losing what belongs to him so that the recipient will profit from it. So, iyong pong biyaya, galing po yan sa nagbigay,
At yung nagbigay, inirelinquish niya. Pinorfit niya yung kanyang, ano tawag doon, kapangyarihan doon sa biyayang ibinigay sa iyo. So, ibig sabihin, hindi na niya mababawi yan. At ang Diyos, hindi parang bata na naglalaro na kapag magkaaway na tayo, ay babawiin. Nung tayo naglalaro nung araw, pero bawi, isang basong ihi. No, alam niyo po ba yung mga bata nung araw? Kapag babawiin na, binigay mo na to, hindi, pero bawi, isang basong ihi. Ibig sabihin nun, pag gusto mong bawiin, inumin mo isang basong ihi, gagawin mo ba yon? So, hindi po ganun ang Diyos. So, the giver willingly losing what belongs to him so that the recipient will profit from it. At panghuli, the Bible teaches that grace is completely unmerited. The gift and the act of giving have nothing at all to do with our merit. Amen? So, kung atin pong titingnan, talaga hong sola gracia. Amen? Ano po ang basic teaching na Roman Catholic? Bakit natin kailangan itong talakayin? Ang Roman Catholic Church, ang basic teaching niyan, yung sacrament nagdi-dispense ng grace. The sacrament dispenses grace. Ano-ano ba yung mga sakramento? 7 yan eh. 7 sakramento ng Roman Catholic Church eh. Yung kasal, sakramento. Yung kumpil, yung binyag, yung pagnamatay. No? Kaya sa kanila may pag-asa eh. May pag-asa yung namatay na hindi Kristiyano. Dahil pag iyon ay nilapatan ng tinatawag na extreme unction. Eh, pwede pang mapunta yon sa purgatorio. At pag nasa purgatorio, panalangin lang ng mahal sa buhay ang katapat nun, pwedeng mapunta yon sa langit. Kaya may pasyam, may pa 40 days, at may pang isang taon na paala-ala. No? Dahil yung mga sakramentong yon, ang paniniwala nila nagdi-dispense ng grace. At yung grace na yon, yung isang tao sa pamamagitan ng sakramento, ay pwedeng mapawalang sala. Like yung baby, ano po, nakate na ba ako kayo ng binyaga ng mga Roman Catholic? Yung mga Katoliko, pag nagbibinyag, pagbuhos ng tubig, ang kanilang sinasabi, iyon ay nagtatanggal ng orihinal na kasalanan. Kaya yung bata, ay pag namatay yung bata, hindi na siya pupunta sa impyerno. Ano po? Nung araw ho kasi, kaya ang mga bata hindi pwedeng igala nang hindi nabibinyagan. Kasi delikado, pag namatay yung bata, ang paniniwala ng mga Roman Catholic, pupunta sa limbo. No? Yung mga sanggol na namamatay, pupunta sa limbo. Wala naman po yun. Kaya nung lumaon, tinanggal na rin nila yung limbo, yung doctrine about limbo. Kaya hindi na po nila tinuturo ngayon yun. Ngayon po, importante na yung bata agad-agad ay mabautismuhan para mabayaran, malinis at ma-dispense yung grace of salvation and forgiveness doon sa bata. Ganun po yung teaching. Ang mga reform, hindi ganun. Tayo naniniwala na ang mga sanggol ay kabilang sa covenant community. Dahil yung mga magulang ay mananampalataya, yung kanilang mga anak ay kabilang sa komunidad. But hindi po garantiya na kapag binautismahan din natin ang bata, ay nangangahulugan na sila ay mga ligtas na. No, we are just showing that they are part of the covenant community and the dispense, yung pagdi-dispense ng salvation at grace ay galing pa rin yon sa Diyos. Siya po ang magkakaloob. So, assurance of salvation was beyond reach on the Roman Catholic because no one could be assured that they had enough grace to gain admittance into heaven. Kaya nauso dyan yung tinatawag na paying of indulgence. Yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na reformation. Kasi nga po, yung tinatawag na pagbibigay ng indulgence or sa Tagalog indulhensya, iyon po yung pagbabayad mo ng pera sa nagawa mong kasalanan para ikaw ay patawarin. One of the many excesses and error in the Roman Catholic Church was the selling of indulgences for the forgiveness of sins.
Sabi nga, if people have enough money, they could have their sins forgiven and even pardon a loved one from purgatory by paying money. Meron nga pong jingle na kinakanta ang mga German during the Reformation time. At na-translate ito sa English. You know, one of the jingle sung in German during the time has since been translated into English. Ano daw yung jingle na yun? Wala, hindi ko po alam kung ano tono niyan, pero ganito po ang sinasabi sa English. As soon as the coin in the coffer rings, another soul from purgatory springs. Kasi nga po, nagbabayad lang eh. Kapag lumagutok na daw yung coin sa offering plate, then another soul sa purgatorio ang siyang mapapalaya. Yan po yung paniniwala noon. Kasi nga po, pera-pera lang ang siyang dahilan para ang tao'y mapatawad sa kasalanan. Ito po yung selling of the indulgence ang nagtulak kay Martin Luther na isulat yung kanyang 95 Theses. At ang isa po sa thesis na yon na isinulat ni Martin Luther ay yung number 32. Ayan, kung kayo familiar doon, Luther thesis na number 32. Ano po sabi ni Luther? Those who believe that they can be certain of their salvation because they have indulgence letters will be eternally damned together with their teachers. Yan. Alam niyo po, napaka makapangyarihan sa Roman Catholic ng indulgence letter eh. Yan po'y sulat na ginagawa ng mga obispo. Pag may kasalanan ka, magbibigay ka ng pera, bibigyan ka ng letter na yon. Yan po, pinangahawakan nila yung talata na sila ay mga apostol because of the apostolic succession. Yung talatang anuman ang inyong talian sa lupa, tatalian sa langit, kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. So, yan po yun. So, sinasamantala nila ang kawalan ng malay ng mga miyembro at sinabing kapag pinatawad namin kayo rito, patatawarin din kayo sa langit. Bayad lang kayo ng indulhensya, then you will be saved. So, yan po ang isa sa pangunahing dahilan. At kaya matindi si Luther, sinabi niya, yung mga naniniwala rito at nangahawakan sa indulgence letter, mapapahama kayo eternally kasama ng inyong mga guro. So, let me make a point about giving. Hindi ko po sinasabing bawal magkaloob. Tayo po nagkakaloob. Nagbibigay din po tayo. Pero, ano po ang ating way? When you and I give during the offering in the church, we are not paying for our salvation, nor are we giving in order to get something. Yung ating pagkakaloob ay ano? We give in gratitude for all we've been given. Pinasasalamatan natin. Kaya yung mga nagkakaloob generously at nagbibigay ng ano tawag doon, regularly, di naman dahil pinagpapala lang sila, kundi kinikilala ng marami ang katotohanan na ang Diyos ang unang nagbigay, kaya lang tayo may naibibigay. Amen? So, sola gratia is important because if we reject the teaching of the sola gratia, we reject the only gospel that can save. Ulitin ko, sola gratia is very important because if we reject it, we reject the only gospel that can save. Alam niyo po ba kung ano alternative sa sola gratia? The alternative to sola gratia is the gospel that depends on the goodness of man instead of the grace of God, which is no gospel at all. Kapag hindi ka naniwala at nanampalataya sa sola gratia, papalitan mo ito ng ibang doktrina. Eh kung hindi ka naniniwala sa biyaya, kakargahan mo ito ng mabuting gawa. Kaya yung mga church na nagtuturo ng faith plus work equals salvation, mga kapatid, nakakalungkot. Parating kailangang merong gawa para sa kaligtasan.
Hindi po ganun ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible, wala kang kakayahang gumawa ng mabuti. Ang Diyos ay ika-count yung hindi ika-count yung mabubuting bagay na ginagawa natin para sa kaligtasan. Sapagkat tayo, ang atin mang pinakabanal na gawain ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Only by grace. Sola gracia. Na po. Or else, papalitan natin ito ng man-made way of appeasing God. At ito po ay walang kabuluhan. So sabi po ng Bible, sola gracia is what makes the gospel good news. Kaya nga good news eh, hindi po ba mabuting balita? It helps us to understand that while the Bible says there is no one who seek God, Romans 3:11, the good news is that God seeks after sinners. Makikita natin madalas yan sa Biblia. Hindi naman tayo, hindi naman mga apostol, hindi naman mga tao sa Biblia at mananampalataya ang humanap sa Diyos eh. Ang lagi nating nakikita, ang Diyos ang humahanap at kumakatagpo sa kanila. Sa kasaysayan ni Levi, sa kasaysayan ng mga alagad at ng unang disipulo, sa kasaysayan ni Zaccheo, sa kasaysayan ni Apostol Pablo, parating ang Diyos ang naghahanap, hindi yung tao. So that is the good news. The good news is that God seeks after sinners. Sinners that don't have a capacity to save himself or themselves, it is God who came and saved them. That is grace. Amen? So Jesus said, He came to seek and save that which is lost. No. Ako'y naparito para hanapin ang mga nawala. Not to wait for the lost, to seek Him. Because if God will just wait for the sinners to seek Him, none will be saved. Why? Because no one seeks God. Romans 3:11. Walang humahanap sa Diyos. Walang nakauunawa. Amen? So it is God who acts first, God who draws the wretched sinner to himself, God who gives new life to a person who is dead in their trespasses and sins, God who causes a person to be born again so he or she can see the kingdom of God. Nobody will see the kingdom unless a man be born again. So finally, sola gratia is important because it is the basis of our assurance. The assurance of our salvation. Wala tayong pag-asa kung hindi sa biyaya ng Diyos. If we deny sola gratia, then we cannot have any true assurance of our salvation. Since everything we do is tainted with sin, how can we have confidence that we have enough faith to be saved? Fortunately, the Bible reveals a gospel based not on what we do, but on what Christ did. Ito ang mabuting balita. Christ came, lived a perfect life, died on the cross, rose from the dead, in order to give new life to dead sinners, to deliver them from their sins, give eternal life with Him. That is grace. Amen? So natalakay na po natin ang sola scriptura. Natalakay po natin ngayon ang sola gracia. Bukas po, tatalakay natin ang sola fide. Through faith alone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Tinig ng Pag-asa.